sinuksok, may madudukot. Sa barya-barya, malaki ang maipupundar at pwedeng matustusan. Kung ang iba ningas kogon sa 52-week money challenge o yung kada linggo, palaki ng palaki ang inihuhulog na halaga sa alkansya, si Cha nangarir. Isang buong taong walang luho nag-ipon hanggang nakapagtabi siya ng 68,900 pesos. Ang naging guide ni Cha ang papel na ito kung saan chinechekan lang matapos maihulog ang ipon kada linggo. Marami sa atin, inspired syempre sa mga success story ng ipon challenge. Pero sa totoo lang, ilan lang din ang sumunod. Pagpiprint pa lang kasi ng matrix o yung template ng kailangang ihulog na ididikit sa gagawing alkansya, nagkakatamaran na. Pero wala nang excuse-excuse ngayon para hindi makapag-ipon. Patok na patok kasi ang alkansyang latang ito na meron ng nakadikit na papel kung saan naroon naman ang isi-shade na mga bilog katabi ng halagang ihuhulog. Sa tuwing isi-shadean ko siya, sobra akong natutuwa na sabi ko, o konti na lang habang padami ng padami na isi-shade ko. So para lang siya sa video games, patas ang score. Sa ibaba ng alkansya, naka-imprenta ang denomination ng pera habang sa taas naman ang halaga ng kailangang maihulog at ma-shade. Kapag naitiman ang lahat ng bilog, makakaipon ka ng 53,750 pesos. Hindi masama, di ba? Ito ang tinatawag nila ngayong Ipon Shade Challenge. Available sa mga online store, kahit pa sa mga personal Facebook account. Ang halaga ng alkansya mula 70 to 100 pesos, depende sa design. Ang promotor ng alkansya business na ito, si Heidi, ang dati nilang pinapaupahang bahay, imbaka na ngayon ng mga ibinibenta niyang alkansya. Ingat lang sa pagpasok sa kanilang bodega. Mamaling galaw lang, baka mahulugan ka ng tinatayang nasa 5,000 mga lata. Siguro feeling ko lang din, bago matapos ang taon, nagkaroon tayo ng mga problema sa bangko. Mayroon mga na-withdraw na hindi naman minidraw ng may-ari. So ang thinking ko, baka mas gusto na lang nila na sarili na lang nila, ilata na lang nila yung pera nila, i-alkansya na lang nila. Masyado rin pong nakaka-excite na habang naghuhulog ka, nagsishade ka. Parang ang sarap ng feeling na namomonitor mo, tapos pag natapos mo, may 53,000 ka. At boom na boom daw ang kanilang business. Panayang dating na masasakyan na pumipick up ng mga in-order na alkansya. May darating pa mamayang hapon, mga dalawang delivery pa. Dating OFW si Heidi, pero mas pinili niyang umuwi ng Pilipinas para alagaan ang kanyang mga anak. Nag-online business siya. Simula ako sa Ukay, halos lahat yata nabenta ko na. Nirigaluhan ako ng mama ko ng laptop. Yun yung ginamit ko sa online selling. Hanggang isang araw, habang nagsusurf siya online, nakita niya ang Ipon and Shade template sa Facebook group na Peso Sense. Nung minsang nag-grocery ako, nakita ko yung lata, tin can na donation. So sabi ko, bakit hindi ko ilagay dito since wala pa akong nakitang for sale na ganitong klaseng alkansya. Nagsimula lang siya sa 50 pirasong mga lata hanggang dumami ng dumami ang mga order. At nito lang Enero, umabot na ang kanyang mga nabentang alkansya ng 5 to 10,000 kada linggo. From January 3 up to today, talagang ganun pa rin kalakas yung lata. Magkano na yung nakita? Siguro nasa 300. Nang una, bayad ako ng utang. Nabili ko yung mga bagay na gusto ng mga anak ko na before hindi ko mabili. Nabayaran ko yung sa car, sa kotse namin. Kabibili ko lang ng cellphones, dalawang cellphones kasi sa anak ko tsaka sa asawa ko. The savings. Kasi may kapatid po ako may epilepsy. So naggagamot yung nagme-maintenance. Nakatulong din kahit papaan. Ang mga customer ni Heidi, hindi lang daw yung mga gustong kumasa sa Ipon and Shade Challenge, pati na rin yung mga gustong maging reseller. 25 to 30 pesos ang pasa ni Heidi kada lata sa kanyang reseller na naibibenta naman ang mga ito ng 70 to 150 pesos online. Depende rin sa design. Lalo na nagsisimula ako kasi pila kasi talaga ang haba ng pila since ako pa lang yung main supplier, haba ng pila, may mga buyer ako na umiiyak. Tapos meron ako mga reseller na nagkaroon ng ibang source of income dahil sa lata. May mga reseller ko na sabi nakapagpagawa ng bahay. Kasi kung tutusin, mas malaki yung sa reseller.
mas malaki yung kinikita nila kaysa sa akin. Kaya sila yung mas talagang mas malaki yung impact sa buhay nila yung lahat. Isa sa mga bumili ng alkansya kay Heidi, ang reseller na si Grace mula pa sa Nueva Vizcaya. Nung araw na yon, naabutan pa namin siya sa bus terminal. Matapos niyang pick-upin kay Heidi, ang 400 latang in-order niya. So ngayon, nag-pick up ako ng 400 pieces na lata. And then 100 pieces nito ay ipapadala ko sa Ilagan Isabela. Ang hirap pong mag-budget, lalo na kapag limited lang yung income kasi magkano lang naman ang sweldo ng usual na empleyado, around 200 pag provincial. Ang problema, hindi raw sapat ang kinikita niya, lalo pat kailangang ipadialysis ang kanyang ina na may problema sa bato. At kada dialysis, 8,000 pesos ang bayad. So every week, kailangan din namin ng pera. Hanggang nakita ni Grace ang online alkansya ni Heidi. Ang problema, wala siyang puhunan. Kaya isinanla ni Grace ang kanilang motor at yon ang kanyang ipinampuhunan. May doubt ako nung una, pero nung nakikita ko kasi siya kung gaano siya ka-trending online, yung up to the point na kahit 130 pesos, igagrab nila yung presyong yun. So sabi ko, sugal to, pero sige, titake ko na yung risk kesa naman sa mapunta sa wala yung pera. At tila may himala. Isang linggo lang mula nung sinimulan niyang magbenta ng alkansya, natubos agad ni Grace ang kanyang motor. Meron pa siyang pambayad sa dialysis ng kanyang ina. Anong sabi nung pinagsalaan mo? Wala pang wala. Sabi niya, ba't ang bilis? Pagdating ng alkansya, a little miracle on our family. Natutuwa nga ako dahil kahit ganyan-ganyan lang kung titignan mo, hindi lang sa kanya at sa akin nakakatulong, sa buong sambayanan. Ang tourism student naman na si Alisa, dahil sa kita sa pagre-resell ng alkansya, nakabili ng inaasam niyang laptop. Nung una po, naghahanap lang po ako ng alkansya para sa sarili ko po. Yung ako lang po yung bibili, isang piraso lang po. Kaso lang po, nung nakita ko po doon sa Facebook, nag-research po ako, nakita ko po yung price po nun sa kanya. Kaya po naisipan ko po mag-resell. Tapos kailangan ko rin pong makabili ng laptop. Kasi po din sa senior high po, diba, may thesis po. Alam ko sa sarili ko na parang hindi nyo po ma-afford yung laptop kasi po sa sobrang dami ng gastusin sa bahay. Kaya ako na po yung humanap ng diskarte para po makabili ng laptop. Kaya ang kanyang pang-tuition at pang-entrance exam na 5,000 pesos, lakas loob niyang isinugal, pampuhunan, para sa negosyo ng alkansya. Kinabahan din naman daw siya ng husto kung maibabalik ba ang kanyang puhunan hanggang nagtagumpay siya. Mabilis po yung benta na wala pa pong 1 week, halos ubos na po yung 300 pieces. Sa loob lang daw ng 5 araw, naubos ang kanyang mga paninda. Mahigit 30,000 pesos ang kanyang kinita. Nabawi ang isinapalarang tuition fee ni Alisa, pati na ang kanyang pang-exam. Tumubo pa siya ng laptop. May bonus pa, nabayaran na rin niya ang hinuhulugang motor. Sobrang blessing po itong nangyari po sa akin. Okay lang kasi nag-e-effort naman siya para sa kanya. At least para matuto siya sa buhay niya. Para alam niya yung pamamaraan sa matinong buhay. Sa kultura kasi ng Pinoy, hindi uso yung pag-iipon, no? Andyan yung tinatawag natin na YOLO or you only live once. May mga nagsasabi sa atin na hindi mo naman madadala sa hukay yung pera, so bakit ka pa ipon ng ipon, di ba? Or baka bukas kunin ka na ni Lord, so kailangan i-enjoy mo na to. Usong-uso sa ating mga Pinoy yung tinatawag na instant gratification. Sasabihin natin sa sarili natin na pinaghirapan natin itong perang to, kailangan natin i-enjoy. So hindi natin naiisip yung kung ano pa yung pwedeng mangyari in the future. That's why itong mga viral na mga pagtitipid ay usong-uso sa mga Pinoy. Kasi wala sa kaugalian natin to, wala sa kulturang Pinoy yung pag-iipon. Ang template ng Shade and Save na nakita ni Heidi sa Peso Sense, konsepto pala talaga ng isang elementary math teacher na natagpuan namin sa Magallanes, Sorsogon, si Sarah May. Nung in-upload ko kasi siya, hindi ko inisip na magkakailangan akong na pwede siyang mapagkakitaan. Parang ano lang talaga, contribution sa group. Halimbawa, kumukuha ka ng mga ano doon, ng mga tips doon, parang natutulungan ka. So parang gusto ko may balik. Ayun, parang gano'n na kailangan may balik, may ambag. Kahit pa raw pagsamahin ang sweldo nila ng kanyang mister na isa ring teacher, madalas pa rin daw silang short sa kanilang budget. Kumbaga wala kaming savings, kahit ano, kahit piso or kahit yung minimum lang na required na amount para makapag-ipon, ganyan.
At dahil math teacher si Sara at madalas shading ang type ng kanyang exams, naisipan niyang mas organisado kung may sineshadean ang mga nag-iipon. Challenging and interesting kahit sa mga bata. Parang mas magiging interested sila kasi parang magiging game. Masino proud talaga si Sara. Katunayan, magpahanggang ngayon, nag-aalkansya pa rin siya gamit ang mga piggy bank at lalagyan ng potato chips. Tuwan-tuwa siya na sa kanyang napakasimpleng ideya, may mga nakakaipon at kumikita pa. Pagdating sa time na mangangailangan ka, mas mapapanatag kasi ang loob mo pag alam mong meron kang mapagkukunan na hindi mo kailangan gumawa ng paraan, hindi mo kailangan manghiram muna para pagdating ng oras, papalitan mo na lang. Kapag sinabing tunog lata, pang mahirap, low class. Pero ngayon, ang mga lata kumakalansing ng limpak-limpak na pera.